Guilty yan ang hatol sa kilalang tour guide na si Carlos Saldran dahil sa kanyang Damaso protest noong 2010. Ikinabahala naman ng isang human rights group ang naging desisyon ng korte. Narito po ang report. September 30, 2010, sa gitna ng isang ecumenical service sa Manila Cathedral, nang pumagitna sa altar ang tourist guide na si Carlos Saldran. Suot ang Amerikana at sombrero na animoy si Rizal. Nagtaas si Saldran ng placard na may iisang salita, Damaso. Kasabay nito ang pagsigaw niya ng Stop Getting Involved in Politics. Ginawa niya raw ito bilang protesta laban sa panghihimasok umano ng simbahan sa usapin ng reproductive health. Di anya nalalayo kay Damaso, priling karakter sa nobela ni Rizal na Nolimi Tanghire. Ang simbahang katoliko naggalit sa hayagang pambabastos daw sa isang banal na gawain. Kaya sinampahan ang kasong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o Offending Religious Feelings si Saldran. At kanina nga, ibinabara ng Manila MPC Branch 4 ang guilty verdict laban kay Saldran. Nahaharap siya ngayon sa parusang pagkakakulong ng di bababa sa 2 buwan hanggang mahigit isang taon. Ang desisyong ito, iaapil na raw ng kampo ni Saldran. There's a bit of gratitude in me because this is all for passing the RH bill and the RH law. Now that it's passed, it made everything worth it for me. So really, if this is the price that I have to pay for a better Philippines, I'm willing to pay it. Nababahala ang grupong Human Rights Watch sa naging desisyon ng korte. Wala raw dapat matulong dahil lang sa pagsasatili ko ng kanilang opinion sa reunion. Isang threat ito, isang dagok ito sa kalayaan sa pamamahayag ng isang tao. It sends a chilling effect na rin sa mga tao na huwag sila magsalita ng basta-basta laban sa simbahang katolika. Ang simbahang katoliko naman, di pa raw magbibigay ng pahayag sa ngayon. Aantayin daw muna nila ang kanilang kopya ng desisyon bago magsalita tungkol sa hatol laban kay Saldran. Para sa saksi, Tricia Zafra, nag-uulat.